niyang harap na maging isa sa mga taong makatapak kahit sa anong bansa. Isang tao merong sipag, respeto, di nawala ang pakikisama sa taong nakakasalamuha. Dahil yan ang itinuro ng aking ama't ina, kaya nangarap ako nun matulungan ko sila. Kahit di kalakihan ang kinikitang halaga, gagawin ko ang lahat para to sa kanila. Kaya naisipan ko na ako'y mang ibang bansa, di na ako nagdalawang isip para sa kanila. Para sa inyo dunak, huwag kayong mag-alala, babalik ulit ako, tayo'y magkikita pa. At sa bansang napuntahan ko, ang bansa na Kuwait, paalam mga anak, kayo'y magpapakabait. Aalis na po si nanay, babalik din to ulit, mamimiss ko na palagi ang inyong mga kulit. Ngayon kayo nang bahala sa mga taong may kasalanan. Panginoon kayo nang bahala sa mga taong nagkasala. Kayo lang ang may garang mata. Nung mabuhay na sa bansa, naramdam ko lungkot sa yabi, nabalot ng kalungkutan ang aking nadarama. Sobrang hirap sa akin na malayo sa kanila. Ang masaya kong pagtungtong ay may kapalit din pala. Masaya kong nakilala ang aking mga amo. Nag-usap, nagturo para sa akin maging klaro. Gagawin ko po lahat at maayos na trabaho. Di sumagi sa isip ko, nalagay ko'y delikado. Isang araw naranasan kong ako'y maltrato. Ako ay ginagahasan ng anak ng aking amo. Para sa aking kaligtasan, di umimik, di nagreklamo. Di nagawang makapiglas, baka saktan niya ako. Pagkatapos ng pangahalay, ako'y sinag kasaan dalawang beses inulit hanggang ako'y maubusan ng hininga at dilan yun. Di niya pa ako tinigilan, walang saplo, tatlong pasay na ako tinatawad. Ang masakit pa sa akin nung sinaktan ng sunod-sunod bangkay na aking katawan. Bakit mo pinagsusunog at sa iyong ginawa hindi ka pa doon na kontento? Para di akong makita, tinago mo sa desierto. Anong utak ang meron ka, ano ba ang ugali? Hindi ko alam kung ano pa sa akin mangyayari. Panginoon, salamat sa iyong binigay. Baka hanggang dito na lang talaga ang aking buhay. Paalam kayo. Yes.